Good morning! Good morning, guys! It's 9:29 in the morning! Magandang buhay, mga kapwa ko, OFW from all over the world! So ito, guys, please stand by po. I will just share this again to all of our social media pages. So if you have, guys, any personal questions, don't be shy, write down in the comment box below. Wala ko love's in the air. Wala pa rin dun sa ako pero aray. Goodbye, my Dubai. Pinatawagan pa kita, di ka sumasagot. Tila inaalam kahit kamit ko'y etisan na. Magbago. Sa'yo'y nagsusama mo, di ako susuko. Di ako bibigay, my Dubai. Inapag mo ang almam, sir. Lumakoy papuntang sarja. Gusto kitang makita. I really wanna see ya. Bumilit pa ng bachi, cause I wanna match your love with you. I just wanna love you, babe. Every day, day to day, aray. Tama ng away, my dear Dubai. Okay, guys, good morning. Good morning po sa inyong lahat, guys, and welcome to Buhay sa Dubai Live. Ito ang Facebook Live ng mga OFW, not only just here in UAE, but sa lahat po ng mga Pilipino, sa anong panig ng mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat, guys. And ito, I just like to explain about my post last night dito po sa aking Facebook wall that I mentioned na sabi ko, no more drama, yala, work and be rich. Okay, kasi guys, napapansin ko, you know, with all Filipinos na nakikilala ko, nakakasalamuha ko, including myself, tayo mga Pilipino, punong-puno tayo ng drama sa buhay. We entertain not so important things in this world. Diba, kahit nga yung problema ng ibang tao, pinoproblema natin na hindi naman natin problema. So, ang nangyayari, hindi tayo nakakapag-move on. So, we are trapped on a situation ng pagiging Pilipino natin o parang character natin bilang Pilipino na chill-chill lang tayo masyado. We just go with the flow, okay? So, ang nangyayari, later on, ma-realize mo na parang, 10 years na ako sa abroad as bilang isang OFW, pero wala pa rin akong naiipon or wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Pero bakit itong 3 years lang, may sasakyan na, maganda na ang sahod, okay na ang pamilya sa Pilipinas. So, anong ginawa niya na hindi ko nagawa? So, yun yung tatanungin mo sa sarili mo. Di ba? Okay. May call tayo. Ibigay, Lisa, good morning. Yes po. From right now po, we are highly recommending po yung A2A na exit natin and we are offering it for 1,300 na. So po, airport to airport lang siya via Sharjah. So parang lilipad lang kayo going to Oman pero balik kayo right away sa Sharjah Airport and doon natin aantayin yung approval ng visa mo. And we guarantee it naman na within the day lang ang approval niya. Yes. For 3 months naman, ma'am, since para sa'yo, I would like to know, ma'am, how old na yung po kayo. Okay.
So, good. Kasi may restriction sila na yung female 30 years old and below required po na may immediate family na guarantor. So, since pasok ka naman sa hindi na kailangan nun, our package will be just 2,000 dirhams ngayon, ma'am. 2,000 dirhams? Oo, pero lagi po kayo may babayaran doon ng 100 dirhams sa airport for HOA service charge. Yun lang yung gagastasin nito. Yes. Yes, correct, correct. Yes po. Yung 1 month naman is 1,300 plus 100. Yes, ma'am. Okay, when it comes to approval po talaga, we cannot really tell. Pero basta ang sinasabi po namin, we guarantee na it will be approved within the day. May mga ibang clients kami na na-approve sila, let's say 11 o'clock pa lang lumalabas ng approval. May iba naman, but mostly no, nasa from 11 up to like 3 to 5 p.m. nandyan ang mostly lumalabas ng maraming approvals. May mga ilan-ilan lang kami na inaabot ng 8 or 9 p.m. Depende po sa dami kasi ng applications nila. Kaya yun. Oh, okay, good. Kailan ba last day mo, ma'am? Kailan pong last day nyo? Fifteen. Okay, so... I don't know, ma'am. If you have the cancellation, nakasulat po dyan yung note sa bandang gitna. Para naka-red siya na note. Naka-mention dyan kung valid to stay until what date ka lang. And you can check that po. Okay. Hello, ma'am. Yes, pa. No, nasa gitna po banda. Nabasan. Oh, yun, no. Ayun, so it means until November 10 ka lang. So it means until tomorrow. Yan, so yan po yung date. So dapat nag-exit na kayo. Okay, ang problem natin, ma'am, is 9... 10, no? Tomorrow kasi is Friday. Wala pong A2A kasi wala pong immigration. Okay, pa nag-overstay po kayo, first day nyo is 200, succeeding days nyo is 25. Kaya I suggest naman ganito, okay, this is for your company, better book us now the exit mo ng Sunday. Okay? Para po if ever na, ano pa? Wala pong immigration ng Friday and Saturday, ma'am eh. What I can do for you is ganito po, para mabawasan lang yung overstay payment mo. Although just 25 dirhams eh, so it's okay. Mag-Sunday ka na lang ng morning mag-flag. 200 yung first day, and then 25 yung naman wala pong exit nga po ngayon. Oo, no, kasi yung, ma'am, ganito po, today is Thursday. Ang lahat po ng exiters dapat ng A2A, before 9 a.m. nag-check in na sa airport. So now it's past 9 o'clock, so wala na pong chance. Kasi kapag na-late ka, kasi kung ipipilit natin today, matatrap po kayo sa airport. Nandun lang kayo until Sunday. So at least na-check mo, di ba? So anyway, ma'am, my suggestion is like this, you have to get and book the ticket now for Sunday na exit. Kasi ang lahat na po kasi ng tao ngayon, eh lahat po naghahabol na ng Sunday flight. So wala na, bihira na po ang nag-o-oman kasi by land na exit, mostly ETA. Malapit pa kayo sa Satwa, ma'am? Okay, sige po. Ayun, so yun lang, ma'am? Okay po. Juni po.
Ah, sige pa. Okay, bye-bye. Okay, so sorry guys. Ayan, so naka-live po kasi tayo and we are online. So we have to reply to these calls or we have to answer to these calls. Anyway, ang dami na natin mga messages. Wow! Okay, again, good morning guys and thank you so much to my live viewers this morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Hello kay Alvi, Di Dios. Ayan, kumusta kayo, Juni? To Madam Malu Prado. Our boss is watching us right now. And sabi ni RV, nakaka-inspire po kayo, Kuya Juni. And from Kelly Yao. Good morning, Sir Juni. Dito na po ako sa Dubai. Salamat sa mga tips nyo sa akin paano maiwasan ang offload. Sertihan lang, mabait yung immigration officer na nag-interview sa akin. Salamat po. Okay, and from Pablo Capeta. Okay, guys. I'm still drinking my coffee. Okay, and who else? To my friend, oh, Lila De La Cruz is watching us right now. Hello, John BBF or BFF. Yan, BBF is a restaurant dito sa Dubai. Merly Joy Serrano, Lulab Mi Horada. You're one of the reason why I'm motivated po of coming here. So, hopefully soon in God's time po. Alright. And from Joe Gonzalez, pa-shout out po sa mga Mrs. Kabayan, Kapit Bisig, Grand Coronation tomorrow! Kaya sa lahat po ng mga contestants, of course, ng Mrs. KKB, Kabayan, Kapit Bisig. Yan, good luck po sa inyo tomorrow for your Grand Coronation night. And Brown Reclosi, noodle soup, kinakain niya ako, steak and lobster. Kaya siya may sasakyan, ako bus o naglalakad. Alright. Okay, I think na-mention ko kasi tungkol doon sa mga kababayan natin, di ba, na tawag nito. Oh, I understand ko anong kinukomment ito ni Brown. Kasi di ba, na kanina I'm comparing to those who've been an OFW for like almost a decade na wala pa rin nangyayari sa kanila. But compared to some, na ilang taon pa lang, eh, may sasakyan na sila, then okay na yung trabaho nila, and all. So, ano yung difference, okay? Why, bakit nangyayari yung mga ganito? Okay, so that's the reason, it's because po, we entertain too much yung mga bagay-bagay na hindi necessary. So, yun yung natutunan ko, no, when I went to Armenia. Di ba, I've been there for like 5 days, almost 5 days. So, I have a time to calibrate my life. Yung tipong, maganda din talaga minsan guys that you are traveling na medyo wala ka sa work. Doon mo kasi makikita yung sarili mo eh na you will have your me time tapos mag-isa ka lang and then think about your life. Tika, it's been 8 years me working as an OFW dito po sa UAE and looking at, let's say parang comparing, no? Hindi po ako naiingit sa ibang tao but I am just comparing it para po ma-check ko din kung ano na nga ba nangyayari sa akin. So, looking at the lives of my friends na nandito rin sa abroad, and parang kailan lang sila pumunta dito, but they were all okay. So, sabi ko ako, wait, I think there's something wrong. Parang sabi ko parang, tika, ang dami ko nang nagagawa for these things, for the community, for the brands of other Filipino entrepreneurs at kung ano-ano pa. I came up in of a decision na sagot this time since sabi ko mas marami ako natutulungan online, so I become more busy doing this live streaming kasi alam ko in this way mas marami ako matutulungan rather than yung makisali ako sa mga activities dito sa UAE na hindi naman ako, hindi ko nararamdaman yung worth ko. So I think kumbaga you guys love me because of I am trying to help yung mga viewers ko to understand things, okay? Sa pagiging isang OFW, how to come here, how to get visa, yung mga tipong ganun. So I think I have to stick to that, okay? Kasi ang kagandahan nito is I am helping you guys doing this Facebook live streaming or video or nagbo-vlog ako that I don't spend money. Kasi I don't travel. So minsan kasi dito, lalo na ako, tamad po ako mag-commute. Sorry. Tamad ako mag-commute. So most of the time, I take taxi, going to different places, para mag-social media sa kanila. So what's happening is ako yung lugi at the end. So sabi ko, teka lang, parang it's not okay. So now, I think I made the decision, okay, na I'll be staying here guys, doing this show para po sa inyong lahat.
para mas makatulong ako na hindi ako gumagastos. So I'm happy na nakakatulong ako sa inyo. At the same time, I'm happy din sa sarili ko that I don't worry about my finances. Okay, hindi ko sinasabing lubog na lubog ako. Pero I mean, just being smart, di ba? Okay, and let's continue guys. Sabi po ni Presyo Santos, saan po may Dropbox ng CV po dito sa Dubai? Good morning, Sir Juni. Good morning. Okay, guys. I think, no, until now, you can still, guys, visit MAF Tower. M-A-F Tower. Diyan po yan sa Dera City Center. So, paglabas niyo po ng Metro Station, facing the Dera City Center, huwag kayong pumasok sa loob ng mall. Daan kayo sa gilid. On your right, may makikita kayong water fountain doon. So, in front of that is the MAF Tower, and just go to the lobby area. Meron pong dalawang drop box doon where you can, guys, drop your CV. So that's from sales to office to restaurants. Kaya sa mga naghahanap ng trabaho at gustong mag-drop ng kanilang ng CV dyan, pwede po kayo pumunta. Okay, and from Jaisel Lami, si Loser Juni from Astri here in Bahrain. Tama ka dyan, Sir Juni. Wala naman maipon as long as makatapos ang mga anak. Pero depende, Sir Juni, kasi ako 4 years na dito sa Bahrain. Ngayong month lang tinaasan ng salary. Before, rate ko is 9,000 pesos. Ang reason lang, mabait ang amo ko. Wow! Alam nyo guys, again, di ba sabi ko po, sinasabi ko sa inyo, lalo na sa mga kababae natin, mga DH, okay? Most of the time talaga guys, may mga issue talaga with the employers, iba po, lalo na sa mga agilang, may mga terminology kasi sila minsan, yung mga nakakausap ko. Sabi ko nga po is, if you think na parang you've tried everything, yung sinubukan mo na lahat, nag-adjust ka na, pero si madam hindi pa rin parang hindi niya nakikita yung effort mo, parang hindi niya na-appreciate yung concern na binibigay mo sa trabaho mo, I think you need to pray for them. Minsan kasi guys, sa buhay natin, try to believe on your prayers. Hindi yung magpipray ka lang because you need to pray. Pero try to feel the power of your prayer. Promise, if you guys pray, ito kasi problema sa atin, we are praying but we are in doubt. Kailangan po pang nagdadasal tayo sa Diyos. We have to believe. Kailangan, we have to believe because it is real. Okay, now we have to pray na as if it is really going to happen. Okay? Importante po yun. Kasi kung nagpipray ka, pero nagdududa ka naman kung mangyayari nga ba, wala pong mangyayari. But if you have that faith, okay? And believing that all of your prayers po will definitely come true. Okay? That God will definitely give your heart's desire. And you have to claim it. Okay? Yun po yung doon mo mararamdaman how powerful the prayer is. Kaya nga, if you have problem guys with your boss or with your colleagues or anyone in this world and you try your best, okay, na let's say nakipag-compromise sa kanila or bigay yung gusto nila but then it's not working, pray for them. Okay, pray for them na God will touch their hearts and i-bless sila na makita nila yung worth mo o yung intention mo, yung alam mo yon, yung ginagawa mo sa kanila, imabigyan nila ng value. For them to understand na lahat ng ginagawa mo is for them, to support them. Diba? Parang ganun. Okay? Alright, so let's move on to our... Kaya congratulations sa'yo, Jaisel. Finally, diba, na nataasan ka ng salary mo. So, actually, yung reward ng mga ganyan, because you're doing good. So, continue doing that. Continue na your boss will appreciate yung ginagawa mo. Kasi at the end of the day, yung na-build mo yung good relationship nyo eh. So, life become lighter. Diba? Mas ma-appreciate mo yung yes, malayo ka nga sa pamilya mo, but you are happy working at the same time, napagtatapos mo yung mga anak mo. And that's very important. Okay, good morning from Rosemary Rabi to Marivic Baturi, and good morning then Marilyn Terce. Good morning, Joel Mejos. Yan, hello Sir Juni, nice looking, good. Actually guys, to be honest, meron kaming drama mamaya. Okay, kasi nga, me and Mommy Larry,
eh magbo-vlog kami later for MPQ Tourism Facebook page. So we will be featuring kasi ang Armenia and Georgia tour. So we have to wear like para kami nilalamig. So abangan niyo 'yun mamaya guys on our on MPQ Tourism Facebook page. I-share po namin yung lahat po ng mga packages na ino-offer po ng MPQ Tourism for Armenia and Georgia. Okay? And from Sharon Torres, good morning Sir Juni, watching from Hong Kong. Ayan, kumusta mga kababayan natin dyan sa Hong Kong? Grabe no, ang dami natin mga kababayan na nagtatrabaho sa Hong Kong talaga. Bata pa lang ako, parang naririnig ko na talaga ng lugar, okay, na bansa na puntahan natin mga Pilipino is Saudi Arabia and Hong Kong. Okay, Marivic Baturi, tama ka po, 4 years na po ako dito sa Saudi until now wala pa rin ipon. Paano po ba apply ng work dyan? Okay. Okay guys, ganito po no. Alam ko po marami sa ating mga OFW na ilang taon na ditong nagtatrabaho pero wala tayong naiipon. I think guys is there's something wrong about our discipline. Kasi po to be honest, sa tagal ko ng vlogger at marami ako nakakausap ng mga tao, yung ipon actually guys it's not about how big your salary. Kasi di ba nga merong mga tao na ang laki-laki ng sahod, almost 3 times, 4 times ang sinasahod nitong isa. But if you were going to ask kung sino yung may pera sa wallet, mas may pera tong maliit lang ang sahod. It's because it's the discipline. Sabi nga, di ba, sabi yan ng mga financial literacy coaches, na it's not about how much you're earning. It's your discipline, how much you can save. How much, or how, ano ba to? How much you can really save, okay, out of your cost of living. Kasi nga, di ba, ito guys, alam ko, everybody knows about this, that if you have the salary, okay, eh, lagi po dapat tinatabi how much amount do you want to save. And then the rest, yun ang pagkasahin mo for your lifestyle. Kaya ako, graduate na ako sa ganyan. Kasi dati, ay gusto ko maganda ang room. Gusto ko dati, ang social yung ganito. Kailangan maraming unan. Kailangan magaganda yung comforter. Pwede bibili ng tuwalya worth, let's say, mga 80 dirhams or 150 dirhams. Eh, ang tuwalya naman na 150 dirhams, at saka yung tuwalya na binili kong 20, pareho lang naman. Okay, so I think, we have to be practical, okay? Hindi naman importante talaga eh. Ang importante lang is that, nakakakain ka ng 3 beses sa isang araw, na nagagawa mo yung responsibilidad mo sa Pilipinas, and at the same time, eh, hindi ka uuwi. Time will come na nagsisettle down ka sa Pilipinas na hindi ka uuwing empty-handed. At yun ang ayokong mangyari sa buhay ko. Okay? Alright, so from... What else? Okay, paano daw ba mag-apply ng work dito? Okay guys, you can always visit po yung mga websites. Okay, highly recommended ko ang www.dobizel.com. So especially if you are not in the Philippines na, it's very easy guys. Kasi marami pa rin naman mga companies na nag-hire through online eh. Okay? And BJ Castro, good morning Idol Juni. Idol Ninong Juni. Hoy, bakit may ninong na? Ayan, lapit na pala tayo magkita. And from Rosemary Alfaro Rabi, wow, so inspiring word of faith. God bless you po. I think I have to read faster. Faye Garcia, good morning po. Joel Mejos, ayun, I like your polo shirt. Okay, thank you. Joan Alexon, good morning. Good morning to F. Ronald. Okay, good morning po sa lahat. And that's all guys. Okay. So, saglit lang guys. I'll just fix something and then I'll be back. And then pag-uusapan po natin yung how you guys going to work and become rich. Okay? Oh,
tawagan pa kita, di ka sumasagot. Ilahin na alat. Okay. Alright guys, so now let's read. Oh, we have an inquiry from Brown. Magkano ticket JFK Manila layover sa Dubai December 3? Okay. Wait, I'll write that. So December 3, 2017. So pero dadaan ka na JFK via DXB and Manila. Okay, anong plan mo na layover sa Dubai? Are you going to stay here or as in layover lang talaga? Okay, sige, check natin yan. Ang gabi, wala na metro at taxi. Ako'y naiisa, karamay lang ay karantiharay. Mukhang goodbye, oh my Dubai. December. Okay, dadaan siya ng Shanghai. Bakit puro Shanghai ito? I'm looking for something na dadaan ng Dubai. Okay, wait lang po. Medyo mahirap po. Guam. Kasi kahit fly Emirates. Okay, from JFK kasi parang walang dumidiretso doon. Anyway, tika lang po. Epic Teresa, good morning. Hello? Yes po. I'm fine po, thank you. Saan po? Nang ISO? Hindi ko po alam. I think we don't need that right now. Oo. Oo po. Okay pa. You're welcome. Okay, hindi ko siya makita. Okay, I'll try to get back to that guys. Hindi ko mahanap kasi yung dadaan ng tawag nito ng Dubai. Okay, from JFK to Manila. Mostly nagdumadaan ng Guam, dumadaan ng Hong Kong. Okay, so now guys, tuloy-tuloy lang tayo no with our okay, wait lang. I'm still reading some. Okay, sige. Kasi naghang na yung screen natin. Okay, so ngayon guys, it now 9:58 in the morning. Mag-aalas 10 pa lang po ng umaga. Kumusta na po lahat ng mga kabayan natin dito sa Dubai? Ayan, so ngayon guys, oh, tiga lang, narinig ko sarili ko. Okay, so, ito guys, no, sa lahat po ng mga gustong pumunta rito sa Dubai, kasi kanina umaga, ang dami ko pong mga inquiries, so, especially to those na na-offload, okay? Paano nga ba, paano ko kayo matutulungan, guys? So, iba-iba po ang scenario ng, or reasons kung bakit po kayo na-offload. So, ganito guys, please share this to all of your friends na maaari pong na-offload before and they don't know how to solve yung offloading nila. So, definitely guys, kapag na-offload po kayo dyan sa Philippine Immigration Officers natin, sa NAIA, eh, definitely there is a reason, okay, kung bakit po tayo ino-offload. Like, one of my follower earlier, na-offload siya before going to Bangkok. It's because ang immigration yata, they're asking her
for a sponsorship or sponsor. So wala siyang sponsor going there, so na-offload siya. Now she's planning to go to Dubai. Okay, now meron siya na siyang sponsor eh. She has a qualified sponsor going here in UAE. So okay na. So for sure, in that scenario, ay maaaring i-allow na siya ng Philippine immigration officers natin na mag-travel. Kasi nga, ang reason ng offload niya dati is because hinahanapan siya ng sponsors. So ngayon na meron na siyang qualified sponsor naman with affidavit of support. Ayun, so wala na pong problema. So that's how you will going to solve, guys, yung mga na-o-offload na. May reason po yan. For example, I have one very good friend, okay, na nag-travel din lately. Going to Dubai or UAE, yes, to going here in UAE. Na-offload siya because hinahanapan siya ng original documents ng proof of relationship. Kaya nga po, to all of our viewers, okay, to all of my followers and clients, lagi ko pong sinasabi na always make sure to bring the original NSO copy of all the proof of relationships. So lahat po ng birth certificate, dapat po naka-NSO copy po yan. Original NSO copy. Okay, kasi po, doon nila mapapatunayan na talagang totoong kamag-anak mo yung pupuntahan mo. And that's very important. Okay, please guys, do not waste your time. And another thing po is like this. If in case man ha, so di ba po, sa lahat po ng mga travelers natin sa Philippines, going anywhere in the world, dadaan, ang una nyo pong gagawin kapag tourist ka is you're going to pay for the travel tax muna. So pagpasok mo sa airport, hanapin mo muna ang bayaran ng travel tax, which is right now, nasa 1,650 pesos. Next is, you have to go to the airline counter na kagad to check-in. Kapag nakapasok na kayo, nag-check-in na kayo, so always make sure po that if you are a tourist, make sure to have a two-way ticket lagi yan. Okay? Lagi pong may pabalik ng Pilipinas kapag tourist visa kayo or visit visa. Third, you have to pass the Philippine immigration officers. So doon na po nila i-check yung validity or yung qualification mo if you are okay to travel or not. So kapag nagkaroon ng problema, okay, i-hold nila, dadalhin nila kayo sa isang office and you're going to fill out something. Kasi nga for interrogation. Actually, hindi naman interrogation ang tamang term dun, I think, for an interview. Kasi kailangan lang nila i-double check that everything is correct. So, fill out ka doon, etc. etc. Anong reason mo? Kailan ka pupunta? Sino babalik? Sino yung pupuntahan mo doon? Kaano-ano mo siya? Etc. etc. So, yun. Interviewin ka nila. And let's say if unfortunately talaga, is in-offload ka nila, please huwag naman pa kayong umalis na lang kagad. You have to know what is the reason. Okay? That's very important. Kasi po, hindi naman ibig sabihin na na-offload ka, eh goodbye na. Okay, marami po akong mga clients, okay, na na-offload sila dati, then I help them out na paano masosolve, and then nandito na sila ngayon. So just have to know the reason kung bakit ka na-offload. Okay, so that's very important. So ang next na gagawin mo kapag na-offload ka, in case na na-offload ka na talaga, is, yun nga, make sure that you understand yung reason bakit ka na-offload. Para alam mo ang gagawin mo kapag nagparibok ka. Okay. Second, is always do this, guys. Right away, dapat po inform nyo kagad ang travel agency nyo or sino yung contact nyo na kailangan i-rebook ang ticket mo. Okay? Kaya nga po, guys, if I were you, dapat aware po kayo sa mga ganitong scenario to save you money. Okay, so kung binili mo yan somewhere, or let's say binili mo lang dyan sa Pilipinas, then better call them right away. Baka po, pwede pa ma-rebook ang ticket mo. So, rebook it right away. And then, ayun, nalapas na kayo, kailangan mo pong i-refund. Nare-refund po ang travel tax nyo na 1,650. Okay, but I think you need to just show them yung stamp na hindi ka nga nakalusot or na-offload ka. Okay. So, sana po eh, nakatulong yan, ha? Kung ipagtatapat tumawag pa sa Alrica, wala ka rin pala. Akala ko love's in the air, wala pa rin dun sa Angkor. Aray. Okay guys, so tuloy-tuloy po tayo now. It's still early. It's 10:04 in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, guys. Sa lahat po ng mga viewers po natin. Ito guys, no, today guys is Thursday, okay? Wala na po tayong exit ng Oman
wala na rin po tayong exit ng A2A. It's because it's Thursday. So, dapat po malinaw po yan sa inyong lahat, ha. It means, please do check kung kailan yung validity ng stay mo dito sa UAE. If you need to exit, please po, contact us right away para po ma-process natin. Kasi, most of our kababayans now, dito po sa UAE, bihirang-bihira na po nag-i-exit sa Oman by land. Most of them are now actually, nag-i-exit na lang sila ng airport to airport. So again, I'm going to explain it to you guys na ang ticket po niyan, airport po, airline po yan eh, aeroplano. So it means, eh sa dami po na nag-i-exit, eh, wag po kayong kampante na, ay teka, bukas pa naman ang last day ko, bukas na ako bibili. No. If I were you guys, better buy the ticket as early as possible. Kaya nga po, sa lahat po ng mga mag-i-exit na dyan, malapit na po ma-expire ng kanilang mga existing visas, please guys, book your ticket now. Kasi po, for sure, lahat ngayon ay nagkukuha na niyan. So, ang eroplano po dyan sa ng Air Arabia, eh, ilang eroplano lang naman yan. Okay? They will not going to accommodate you all. So, pag naubos na po yung seat, wala na. So, kapag na-overstay po tayo, okay, reminder po natin sa lahat ng mga nag-o-overstay, guys, mahal po ang overstay penalty, especially to those who are from visit visa or tourist visa, ha? Okay, as far as I know, your first day is 340, succeeding days mo is 100 dirhams. Imagine kung medyo sunga-sunga ka ng konti, okay, yung hindi mo napapansin pala, expired ka na, it's been like a week or 2 weeks na pala, ang laking pera ang nasayang. No, yung ipinambabayad mo dapat dun sa overstay mo, dapat pinang-exit mo na yun. Kaya again guys, reminders to all of our kababayans na traveling here in UAE under visit visa or tourist visa, konting consciousness naman po of when you're going to be expired ang stay mo or hanggang kailan ka lang valid to stay. So guys, remember, ang visa po natin is just 30 days and 90 days. Hindi po ibig sabihin, ito kasi, yung iba kasi tinatawag nila 1 month and 3 months. So iniisip mo pag 1 month, parang since 1 ka dumating, hanggang katapusan ka. That's not true. Kasi kung may 31 days yun, hindi po pwede. Kaya guys, ang tamang term talaga kasi ng mga visas is 30 days and 90 days. So you have to count, okay? On the day na dumating ka dito sa UAE, that's your first day. So that's day 1. Count ka up to 30 days and that's your last day, okay? And check if your last day falls on Thursday, Friday, and Saturday, hindi po po pwede mag-exit sa mga araw na to. So you have to exit earlier than that, okay? So sana po makatulong po ito kasi guys, promise, ang dami po natin mga kababayan na nagugula sila. Like kanina, I have one client sa phone, di ba? Nakita nyo naman. She is not aware na today is her last, tomorrow is her last day. Hindi siya marunong mag-intindi ng kanyang cancellation. So sa lahat po ng mga kababayan natin who just resigned from your employers na binigyan kayo ng cancellation letter, sinasabi nyo kasi na, sir, di ba sir, after cancellation, I have 1 month pa. Pero guys, yes, ganun yung alam nating lahat. But, okay, better guys, read, okay, yung inyong cancellation letter, nakasulat po dyan sa bandang gitna, yung note, naka-red font po yan, highlighted siya ng red, for you guys to be, parang ma-warningan kayo, nakalagay doon yung date, that you are valid, you have to leave the country or change visa status on or before yung date na nakalagay doon. So yun po ang validity mo na lang na magstay dito. So we have so many clients na nakikipag-away pala sila sa employer, kailan na ako na-cancel, pero ganyan-ganyan. Pero guys, ang immigration kasi, kapag nag-exit ka, eh wala silang pakialam sa storya mo sa previous company mo. Ang titingnan nila, yung in-approve na cancellation mo. So kung anong nakalagay dyan sa note, kung valid to stay ka na lang until, let's say, may mga ilang clients kasi ako na kinansi lang last week, so iniisip nila, may 4 weeks pa sila. Pero actually, nakalagay sa date, dapat tomorrow mag-i-exit na siya. Parang 1 week lang yung allowance na binigay. Hindi ko rin po alam kung bakit nangyayari yan. Pero alam ko kasi by law, it should be 1 month. Okay? So, magtatanong pa ako bakit nangyayari yung ganun. Kaya guys, if you have friends or if you guys watching right now, eh, na-cancel na, may cancellation letter po kayo, please do read, okay, your cancellation letter. Kasi minsan, akala mo 1 month, yun pala halos 1 week na lang binigay sa yung allowance, kailangan mo na mag-exit. Eh, chill-chill ka lang dito,
tapos biglang na random check ka, patay. Okay, or maring hindi ka aware, enjoy ka lang, sugulat ka, eh halos 3 weeks ka na palang overstay. Imagine na, so 3 weeks, 7 times 3, that's 21 days. So 20 days, that's 2,000, kasi ano no, cancellation naman eh. So anyway, so kung 20 times 25, 500 na yan, plus 200. Si 700 ang binababayaran mo na sayang. Di ba? Pang dagdag mo na sana sa exit mo yun. Okay! So, ano pa pwede kong maiwang payo sa inyong lahat? Okay, sa lahat po ng, ano guys, no, ng mga nag-i-exit natin, please guys, ha, always take care of your documents. Ang dami mga kababayan natin na kailangan na mag-exit, pero hindi sila nakakapag-exit kasi nga, sir, nawala ko ang passport ko. Ano? Guys, second, aside from your life, okay, na pinaka importante dito sa abroad, okay, maliban sa buhay mo, of course, is your passport. Okay, kapag nawala ang passport mo, you are in trouble. Kaya please po, if you are like just pasyal-pasyal lang naman anyway, you need to bring your original passport. Mag-picturean nyo lang or mag-save kayo ng copy on your phone or printed copy on your wallet. Okay na po, iwanan po natin yan, and that's very important documents. May mga kababayan na I have clients na supposedly mag-i-exit na sila, pero hindi sila makapag-exit. Nawala ang passport nila, and proseso guys is napakahaba. Okay, kailangan mo pumunta sa pumunta ka muna sa police station para sa police report, magkakaroon ng clearing, etc., etc. And then after that, saka lang pwede mo maparenew sa Philippine Consulate ang passport mo. And alam mo naman, matagal ang pag, di ba, matagal magpa-renew ng passport dito or kumuha ng bago. So, paano na lang kung hindi ka pa naka-residence visa, naka-tourist visa ka lang, at ang natitira na lang na validity mo is just less than 1 month. So, paano na yan? Ang laki ng babayaran mo. Kaya guys, please, take good care of your passports. And that's very important. Kaya nga, lalo na kung kilala nyo naman sarili nyo na medyo burara kayo ng konti, then better iwanan na lang po sa bahay yan. Or, give it to your boss. O kung alam mo naman na pagkakadawalami yung boss mo, then give it to your boss. Sorry, hindi ka pa pala nag-work, ano? So, basta iwanan mo sa bahay nyo. Okay? Yan po yung importante doon. Okay, good morning, Mother Larry from Mons de la de Peralta, Ireland. Ayan, good morning, Sir Juni. More power, more wear pa. Ayan, and who else? Abby Jane. Ayan, good morning, Sir June. And very well said, Sir Juni. Very clear. Ang galing mo talaga mag-explain. Sobrang linaw. Okay, parang tubig ba? Okay guys, promise hindi na kasi updated yung screen ko dito ngayon. Okay, so one more thing guys, siguro bago ako magpaalam sa inyong lahat is sa lahat po ng mga kababayan nating mga OFW, especially sa mga yung mga bagong dating, please guys, do make sure that dapat po maintindihan nyo ang kultura ng bansang pupuntahan natin, and that's very important. Okay, and sabi po ni Joel, Sir, ask ko lang po, hindi ka ba pwedeng gumala hanggat wala kang pataka? Pataka kasi, pataka ba tawag dito sa Dubai? No, dito naman guys, for as long as you are still valid, kumbaga valid pa yung visa mo, yung tourist visa mo or visit visa mo, siyempre pwede po kayong gumala. Wala pong problema yon. Okay, and sabi ni Mother Larry, Pet Malumo Lodi. Okay guys, ito. So nga po sa mga bagong salta sa yung mga pupunta mag-abroad, please guys, okay? Huwag po nating hayaang maging ignorante tayo sa law, okay, na nag-i-exist sa bansang pupuntahan natin, because that's very important. Because sa batas, hindi po pwede yung sabihin mo, ay hindi ko po alam. Okay? So lalo na po at ibang bansa ang pupuntahan nyo, it is very nice that since guys may internet rin naman, do a little research. Okay? Ano yung mga bawal, mga do's and don'ts. Okay? Napakarami pong blog and vlog na pwede pong makatulong po sa inyo. Okay? So, again guys, tomorrow if you wanted to see me and of course yung isa sa lead star ng Lamentasyon, okay, si Dexter Dalisay, will be at Dagat Dagatan Restaurant
dito po sa Flora Hotel, dyan po sa Alriga. So, along Alriga Road, makikita nyo yung Papay. Pasok kayo doon sa kanto na yung pakanan, di makikita nyo ng Flora Hotel. So, they are located on the ground floor po ng Flora Hotel. At 9 a.m, nandyan na po kami until 10. So, magkakaroon po tayo ng Buhay sa Dubai stories featuring Dexter Dalisay. So, if you are free, punta kayo doon, guys, para magkita-kita po tayo, okay? So, I think that's all for this morning, guys. Maraming salamat for watching Buhay sa Dubai Live. And what's out later, guys? I'll be with Mother Larry for MPQ Tourism Live para po magbigay po ng mga tips and guides sa lahat po ng mga kababayan po natin na mag-i-exit ng A to A or mag-tutor po sa Armenia and Georgia. So now, okay, so magsishare po tayo ng napakagandang inspirational message coming from CBN Asia, and our message for today is, okay, wisdom comes when we listen more than we speak. Okay, ulitin ko po ha. Wisdom comes when we listen more than we speak. So ibig sabihin po, mas okay talaga minsan that we have to learn to listen, okay? Pakinggan natin yung ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, kaysa sa mas marami tayong sinasabi. Sometimes we understand things if we just listen to them. Tingnan natin yung scenario nila, yung storya nila, yung explanations nila. Okay? Ang pinaka-perfect na conversations daw kasi is 80-20 conversation. If you really wanted to know and understand what's going on, you have to talk 20% lang and let them speak 80%. Kasi kunyari, meron kang kausap, mas marami, ikaw yung gusto mong malaman ang totoo. Pero 80% ka nagdadaldal, 20% lang siya nagsalita, you will not get the real stories. And knowledge, guys, is way different from wisdom. Ang knowledge is something that you just learn. Okay? But yung wisdom po, this is something that yung tawag nito, ito yung bagay, ito, wisdom is more of you understand. Okay? Iba po yung alam mo lang kaysa sa naiintindihan mo. Okay? Yung wisdom is more of coming from your experience. Diba, knowledge is, yes, you know the lyrics of the song. But wisdom is, alam mo siya paano i-interpret, paano mo siya i-execute, kung ano talaga yung laman ng kanta, is it really sad or not, hindi yung tipong alam mo lang siyang kantahin. So that's the difference of knowledge and wisdom. And why it is very important that you have to listen more than to talk more. Okay? So that's all for today, guys. Thank you so much for watching Buhay sa Dubai Live. And God bless everyone. See you tomorrow, please. Be there, guys. Okay, punta po tayo saan. Bye! God bless!